Saan ka man magpunta, nandyan na ang teknolohiya. Tumingin ka lang sa iyong paligid at maaalala mo na ito. Kapain mo nga lamang ang iyong bulsa o kaya sa screen na tinitignan mo ngayon. Ang teknolohiya ay nakapagdala ng maraming nakakamanghang bagay sa atin. Kadalasan, ang teknolohiya ay tumutulong sa atin na mas mapabilis at mas mapadali ang mga bagay-bagay para sa atin. Ang smartphones, tablets, personal computers, video games at marami pang iba. Ang buhay natin ay napapaligiran ng teknolohiya at ang ating mga anak ay ginagamit rin ito sa bahay, sa paaralan at saan man. Alam natin na ito ang isang mahalagang epekto ng teknolohiya. Ngunit, mayroon din ilang mga negatibong epekto ang teknolohiya kapag ito ay ginamit nang wala sa moderasyon. May dala itong mga seryosong negatibong kapalit sa buhay ng ating mga anak. Aming ilista ngayon ang mga negatibong epekto ng teknolohiya sa mga bata, kaya naman ay patuloy nyo lamang panoorin ang video na ito. Simulan na natin! Less focus on studies. Mas maraming gadgets ang ginagamit ng mga bata, mas magiging addicted sila sa mga ito. Ang mga nanay sa buong mundo ay nababahala tungkol sa oras ng kanilang mga anak na iginugugol sa panonood ng telebisyon o paglalaro ng video games. Ang addictions na ito ay nagsisilbing tulad rin ng iba pang klase ng addiction. Nagiging tila isang major motivator para sa bata. Kaya naman, sobrang nahihirapan ang bata na mag-focus sa pag-aaral sa mga taon ng kanyang paghubog o formative years kung tawagin sa Ingles. Ang mas maraming screen time ay binabawasan ang pangkalahatang attention span ng bata. Kaya nagiging mahirap para sa kanya na mag-focus sa pag-aaral. Restrains social relationships. Kapag ang mga bata at gadgets ay naging mahirap na paghiwalayin, ang attachment na ito ay maaaring humadlang sa bonding ng bata sa kanyang mga kapamilya at kaibigan na kaedad niya. Kung ipagpapatuloy mo ito, ang iyong 4 na taong gulang na anak ay maaaring lumaki ng malayo ang loob sa mga kaibigan. Walang anumang normal na kaibigan sa labas ng electronic world. Builds obsession, leading to agitation. Ang simula ng papel ng isang gadget bilang paraan upang patahimikin ang iyong toddler ay hindi magtatagal ay maaaring maging isang obsession para sa iyong anak. Ang obsession na ito ay maaaring lalong mauwi sa malalang pagiging maligalig at temper tantrums kapag ang mga magulang ay kinuha ang gadget sa kanila o hindi ibinigay ang gadget sa kanila. Kung ayaw mo ng isang maligalig na toddler, limitahan ang extent ng exposure sa electronic gadgets bago maging masyadong attached ang iyong anak sa mga ito. Bad posture, back aches, neck and shoulder strain. Ito ay madaling mapansin sa silhouette, ang figure na nakakuba sa isang device. Malamang ay hindi magtatagal, ang pagkakuba na ito ay hindi na mawawala kahit na hindi na nakaharap sa device. Upang palalain pa, sasakit na rin ang muscle sa likod at balikat. Ang isang hindi komportableng upuan, isang setup na mayroong poor ergonomic, pag-upo ng masyadong matagal, o pag-slouch lazily, ang lahat ng ito ay nagbibigay kontribusyon sa problema. Ang laptop computers
ay maaaring palalain ang mga bagay-bagay dahil ang monitor at keyboard ay malapit sa bata. Itinataas ng bata ang kanyang mga balikat upang mag-type o ikinukuba ang mga balikat upang makita ng mas maayos ang screen. Strain on the eyes. Ang electronic devices ay ang pangunahing sanhi ng mga problema sa mata ng mga bata. Ang masyadong madalas na paggamit ng gadgets ay nagresulta sa dry eyes, na siyang nagiging sanhi ng maraming impeksyon sa mata. Maaari rin itong maapektuhan ang paningin mismo. Ang blue light na inilalabas ng display screen ay iniiwasan ng paglabas ng melatonin, isang mahalagang hormone na pampatulog. Ito ay nauuwi sa kakulangan sa tulog ng mga bata. Sense of isolation. Habang ang mas mahabang screen time ay binabawasan ng oras para makipagkaibigan at makipag-usap sa pamilya, pinapaigting nito ang dami ng oras na inilalaan ng isang bata ng mag-isa. Kapag ang isang bata ay nakaharap sa isang electronic gadget, ang kanyang buong focus ay nakalaan para sa gadget. Naturally, hindi siya magbibigay atensyon sa panlabas na stimuli. Kapag bumayag ka na bigyan ng bagong electronic gadget ang iyong anak, hindi mo man intensyon, ngunit nagpapalaki ka ng isang bata na may potensyal na maging socially isolated. Maaari nitong hubugin ang kanyang personalidad habang siya ay tumatanda, na maaaring maging isang sanhi ng problema. Delays physical development. Ang toddlers ay dapat na naglalakad-lakad sa paligid gamit ang kanilang walkers o kaya naman ay naglalaro ng blocks at ang iba pang mga laruan imbis sa dumikit sa TV sa lahat ng oras. Ang kakulangan sa physical na aktibidad ay magresulta sa delayed physical development at maging obesity sa mga bata na siyang tumataas na ngayon sa nakaka-alertong level. Kung ikokonsidera natin ang dami ng oras na ginugugol ng mga bata ngayon sa gadgets. Hampered cognitive development. Ang utak ng iyong anak ay nade-develop ng mabilis mula sa oras na siya ay isinilang. Napatunay na ng mga pag-aaral na ang masyadong exposure sa gadgets ay maaaring magresulta sa mabagal na pag-develop ng utak at pag-iisip, sa attention deficits at maging sirang pandinig. Kaya naman, mula sa oras na matuto ang iyong anak na bigkasin ang kanyang mga unang salita, ang narapat na tanging magbabasa, kakanta ng nursery rhymes, at makikipag-usap sa iyong anak ay ikaw, hindi ang mga hindi makatotohan ng karakter sa TV o sa tablet. Increases risk of obesity. Halos 1/3 ng mga bata sa Amerika ang obese, kaya ang child obesity ang pangunahing problemang pangkalusugan dito para sa mga magulang. Ayon sa American Academy of Pediatrics, nasa halos 7 oras ang average na dami ng oras na ginugugol ng mga bata sa panonood ng telebisyon, pag-browse ng internet, at paglalaro ng video games kada araw. Kapansin-pansin na ang mga bata ay inilalaan ng napakalaking oras ng kanilang araw sa pagharap sa screen, imbis na aktibong nasagawa ng pisikal na laro. Bukod pa rito, ang pinaraming oras na nilalaan sa harap ng television at computer ay nauuwi sa mas marami at madalas na pagkain ng mga bata na hindi maganda para sa kanilang kalusugan. Kung ganito ang sitwasyon, ang tiyansa ng isang bata sa pagkakaroon ng obesity ay mas pinataas. Ito ay nagbibigay panganib sa pangkalahatang kalusugan ng mga bata. Radiation exposure. Alam mo bang ang paghawak ng wireless gadgets ng masyadong malapit sa katawan ay maaaring paigtingin ng exposure ng iyong anak sa radiation?
Ang wireless gadgets ay naglalabas ng radiation na inaabsorb ng katawan ng bata sa isang rate na mas mataas kumpara sa adults. Ang radiation exposure na ito ay maaaring magdulot ng cancer at maging iba pang health risks. Violence. Ang exposure sa marahas na palabas sa telebisyon, pelikula, musika at video games ay maaaring magdulot sa mga bata na maging sanay at desensitized dito. Kapag nagtagal, maaari silang gumamit ng karahasan upang bigyang lunas ang kanilang mga problema at maaaring gayahin ang kanilang nakikita sa telebisyon. Ayon sa American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!